So. Kain apa? So what's up mga kapobre? So meron tayong bisita dito ngayon at isa siyang special na bisita kasi limited edition siya. So eto, pinapakilala ko sa inyo si Sniper 150 Dokso. Pinagkaiba nito sa Sniper na una, yung Sniper 150 is fully digital na yung kanyang dito. So, fully digital na siya. Tsaka yung dito niya is parang kinuha nila sa Sniper 135 yung dito niya. Kung napapansin nyo, kung nakakita mo kayo ng Sniper 135, yung dito sa taas, parang medyo may resemblance. At yung digital niya, syempre modern bike na. And then, yung iba nito, may nilabas silang Dokso tulad ng Aerox na keyless na. At sa iba, may nirelease silang Sniper na Dokso na keyless na rin. Tsaka, medyo mas lumaki yung ano niya, yung size ng gulong sa harap. 90 by 80 by 17. So, medyo mas malaki siya kasi sa naunang Sniper. At yung gusto ko sa kanya, yung gusto ko sa design niya is yung mags. So, black sa harap and then yung may pagka light blue siya dito sa likod. So yun yung design ng Japan. And then syempre yung stickers, shout out nga pala gawang Saimat decals kay Mr. Heron Pastrana. Da, sobrang galing. Yung isang pinagkaiba niya rin is yung headlight. So kung makikita niyo yung headlight, parang robot siya, di ba? So parang katulad rin ng Vega Force yung headlight niya. So ayun, dito naman tayo sa kanyang mga buttons. Kung makikita nyo yung buttons niya, syempre gawang Yamaha, sobrang ganda ng quality. Tsaka meron na siya ditong kill switch and then meron siyang hazard light. So yan yung mga pinagkaiba niya. And then yung meron na siyang pass light. Di tulad sa naunang Sniper, wala siyang pass light. So dito, meron siyang pass light. So i-refresh nyo lang to. Ayan, makikita nyo dito, pass. So yan yung pass light niya. Ganyan. So yan yung mga pinagkaiba niya sa naunang Sniper. Pero sinasabi nila na may special sa motor na to. So yung special dito is Japanese inspired yung kanyang design. Kaya nga tinawag siyang Dokso sa Japan. And then, eto pala, meron dito sticker, 14, Mansari siguro nila Jolo to, yung may-ari. Shoutout nga pala sa may-ari, Sir Jolo Riontoy. 14 siguro yung Mansari nila, so belated happy Mansari na lang. Bago pala natin i-test drive, tingnan muna natin yung dito sa... So, yung dito na part... So, yung dito na part is wala namang pinagkaiba sa dating Sniper, so ganun pa rin. As in, ganito lang talaga yung toolbox. Ayun, ito yung tools na kasilip lang. So, wala pa rin pinagkaiba, ganun pa rin. And then, yung isa pa rin pinagkaiba pala is, yung headlight niya is fully LED na. Hindi tulad ng dating Sniper na bulb type pa siya. So, ngayon, fully LED na siya. Tara, i-test drive na natin. What's up mga kapobre? So this your boy Motopobre again. And then dala natin ngayon yung Sniper Dokso. So i-test drive natin siya. And then ayun. So sa mga hindi pala nakakaalam is meron din ako dating Sniper 150, yung nauna, yung metallic red yung kulay. So di na rin ako bago sa motor na to. So ito is yung 2019 na Sniper Dokso. So meron din naman mga hindi Dokso nito, yung mga hindi Dokso edition na mga bago Sniper. Meron nito silang black and then green. Then meron din naman yellow. Same colors pa rin, wala lang yung red. So sana ibalik na Yamaha yung metallic red na Sniper.
Kasi bago na talaga yun eh. So, pero siyempre same engine naman, kulay lang naman yung pinagkaiba, 'di ba? Pero siyempre iba talaga yung dating ng metallic red. At hanggang ngayon, di pa rin ako binibigo ng sniper dahil sobrang ganda niyang i-drive, sobrang sarap, sobrang comfy. Sin-relax na relax ka. So kahit kailan, di ako binigo ni sniper. Sobrang ganda ng handling, sobrang relax. Sobrang relax ng upuan. Para sa akin kasi, nakadrive na rin ako ng mga big bikes, nakadrive na rin ako ng iba't ibang klase ng motor. Para sa akin kasi, iba talaga yung ano eh, iba talaga yung handling ng sniper. Sobrang ganda talaga ng handling niya. Tsaka sa persa, hindi ka talaga malulugi. Sobrang lakas. Kumbaga, hindi ako makamove on move on sa sniper. Kasi nga, sobrang ganda niya talaga. Sobrang ganda niyang i-drive. Sexy, beautiful. Yun yung sniper. Tsaka may attitude naman talaga. So ngayon, city ride lang tayo. Maghahanap tayo ng gas station kasi magpapagas tayo ngayon. So kapag mga long rides, the best talaga yung sniper. Ibang klase talaga. As in, ibang iba talaga yung sniper eh. Ayun. So, diba? Nakita nyo naman yung persa niya. So, tsaka yung looks. Iba talaga yung looks eh. Ayan. Maghanap tayo ng gas station. So, ang hahanapin natin is Shell. So, hahanapin natin yung Shell ngayon. Hahanap tayong Shell. Hindi tayo sa dagat pupunta. Kasi meron namang Shell dito sa syudad. So, kaya sa mga nag-iisip pa dyan na mga nag-aalinlangan kung bibili ba talaga ng sniper o hindi, huwag na kayong magdalawang isip pa. Kasi hinding-hindi kayo magsisisi. Ibang-iba talaga yung sniper. Sobrang ganda. Sobrang smooth. Ito talaga yung tatak sniper. Hindi naman magtatagal sa market yan eh. Diba? Ito na yung third generation ng sniper. So, hindi naman magtatagal sa market ng mga generations na. Hindi naman magkakaroon ng third generation yan kung hindi talaga maganda. So, yung generation na yung sniper. Eh, hindi pala to third. Siguro mga 6th generation na to. Mula sa unang sniper hanggang sa ngayon. Kasi kung hindi ako magkakamali, 2008 lumabas yung unang Yamaha sniper. And then hanggang sa ngayon, so parang pang 6th generation na to. So ayun, magpapagas muna tayo. Thank you. So, ubus na tayo. Then ayan, ulitin natin. Ayan yung kanyang, ayan yung kanyang gauge, ayan speedometer digital. So, digital tayo dito. Nakakamiss talaga yung sniper ko eh. Kasi sobrang sarap talaga ditong dalhin. Kahit hanggang ngayon hindi ko talaga makalimutan yung feeling na sobrang sarap dalhin ng sniper. Madami na akong na-drive ng mga bagong motor. Madami na akong na-try ng mga big bikes. Pero iba pa rin talaga yung sniper. Ang ganda pa rin talaga yung drive ng sniper. So sana magkaroon ako ulit ng sniper. So someday, di ba? Malay natin. So sana patuloy kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel para matupad na rin yung pangarap kong magkaroon ng sniper. Hindi. So yun, kapag ano, mag-subscribe kayo kapag makaabot tayo ng 100,000 subscribers, magpag-giveaway tayo ng sniper 150, di ba? So subscribe na kayo. Alam niyo naman, galante ako eh. Sa mga hindi nakakaalam, alam nyo, galante ako sa mga giveaway na yan. So, kapag nakaabot tayo ng 100,000, pag-giveaway tayong sniper. Yung power, solid na solid. So, yan talaga yung tatak sniper eh. Smooth na smooth i-drive. Mapa-off, mapa-rough road yan.
Sniper 150 is the name. Salamat nga pala kay Mr. Jolo Riontoy sa pagpapahiram ng kanyang Sniper 150. At salamat sa tiwala. Kaya pinagkatiwala niya sa atin yung kanyang pinakamamahal na motor. So, ayun yung power, diba? Unleash the power of the sniper. Alright! So, ayun yung power ng sniper. So, one of the best power bikes sa industry. Kung naghahanap kayo ng motor na to, din na kayo dapat mag-alinlangan pa. Kasi, subok na to eh. Subok na to ng panahon, ilang generations na may pangalan na pag sinabi mong Yamaha Sniper, literal na may pangalan na talaga. Kumbaga, kilalang-kilala ng tao, alam na yung quality. At hindi talaga kayo magsisisi. Para sa akin, one of the best underbones in the industry, yung Sniper 150. Ayun! Ano kaya to? BMW! Wow! So, baka naman magkaroon tayo, diba? Ganong motor. So, sa ngayon, pamiyo-miyo lang muna tayo. Kasi maganda naman talaga yung Miyo, lalo na pang service. Hindi ka naman ipapahiya ng Miyo eh. Alam nyo ba nung first time kung nagkaroon ako ng sniper, tatlo pa lang kami yung may Sniper 150 dito sa whole Panay Island. So, isa ko sa mga naunang nagkaroon ng Sniper 150. Siyempre, sobrang proud ako sa sarili ko nun na nagkaroon ako ng Sniper 150. Siyempre, iba sa feeling eh, di ba? Meron kang gwapong motor. So, tapos, halos ikaw lang yung merong ganong motor, di ba? So, siyempre, alam niyo naman siguro yung feeling na ganon. Pero that time, di pa ako motovlogger nun. Wala pa sa isip ko yung pagiging motovlogger o pagmumotovlog ng mga panahon na yun. Hindi ko na kasi na-realize na masaya pala mag-motovlog. Yung sobrang saya pala mag-motovlog. Kaya doon ko lang na-realize. Muli na. So, siguro kung nakapag-motovlog ako dati, hindi naman natin masasabi yung panahon, di ba? Siguro ngayon, parang nasa linya na ako nila Sir Zach, nila Red, diba? So, wala pa kasi ako sa isip ko na mag-motovlog ng mga panahon na yon. Sadyang makapag-motor lang talaga ako, sobrang saya ko na eh. Yun lang. Kasi kung tunay ka nagmumotor, alam mo yun, diba? Yung feeling na makapag-motor ka lang, sobrang saya mo na. So, mga pobre, please subscribe na my YouTube channel. Samahan nyo po ako sa aking journey, ang Pobrescapade and Pobrexpedition. Patuloy nyo lang po akong suportahan. At sa mga bagong subscribers dyan, welcome po. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. And then, ciao!